Let's Balance the Sheet! Na-discuss ko na ho sa inyo yung 2018 coverage para ho sa person at period. Pati na yung introduction. Kung hindi nyo po pa... Kung hindi pa po ninyo na panonood yon, I suggest na bago ho nyo simulan tong video na to, video na ito, e panoorin nyo muna. Nandun na ho tayo sa huli, yung tax. Ha? Yung tax. Tax covered. Alam nyo, the first rule of taxation is the rule of taxation must be uniform and equitable. So, para malaman nyo, sir, ano ba yung mga tax coverages na yan? Ayan. O covered tax. O tax covered. Sasagutin ho kayo nito. Ayan. Kung gusto ho nyo magkaroon ng kopya nito, pwede ko naman kayong bigyan. Pwede tayong mag-partner. Maging mentor nyo ako. Pero teka muna. Paano ko kayo magiging mentor, Mr. Maestro? Okay. Advertisement. Pasok! Yan. Ayan, dinalaman nyo na kung anong pwede sa inyo. So, ano ang coverage ng 2018 tax amnesty? Mababasa ho ninyo yun dito. Under section 21. Lapit ko sa inyo. Nakita niyo section 21, sources of revenue. Lahat ho ng nakikita niyo diyan ay pwede ho ninyong i-apply sa tax amnesty. Yung susunod ko hong video ay pag lumabas na ho yung tax amnesty, paano mag-fill up ng form, paano mag-file, paano mag-compute ng tax amnesty, at yung sekreto ko, paano pababain ang tax amnesty na babayaran nyo, ay kailangan yung kontakin ako para matutunan nyo yun. Okay? O, ang nakasabi rito, number one, income tax. So, the income tax. Number two, estate tax. Number three, donors. O, the donors tax. Number five, value-added tax. But, number six, percentage tax. O, percentage tax. Number seven, DST o DS documentary stamp tax. Ano pa? O meron pang isa. Excise tax. Lahat 'yan, penalty. Surcharges. Ano pa, sir? Ano pa? Sabihin mo sa amin. Ha, interest. Ano pa? O yung civil penalty, pati ho criminal. Ayan. So, ang dami hong coverage. So, mag-isip-isip ho kayo kung susunod kayo sa mga corrupt BIR officials o corrupt government official na sinasabi. Ito ho kasi nangyari na ng 2005 na tax amnesty. Huwag ho kayong mag-avail ng tax amnesty. Yan ho yung sinasabi nila. Palagay ko, yun din ang magiging motto nitong mga tarantado at gagong pitsik taraman, mga BIR officials na to eh. So, wag ho kayong sumunod dyan kasi mag-baliw yan eh. Baliw na baliw. At ikaw na nasa appellate division na lawyer ka, gagawa akong video para sa'yo. Ha? Oh, ito ang kailangan nyo para matuto kayo. Wag kayong gumamit ng GAAP. Wag kayong gumamit ng generally accepted accounting principle. Sinabi na nga na Supreme Court yan eh. Basahin nyo yung Lancaster versus BIR. Sinabi na Supreme Court, do not use GAAP. Use tax code. Oh, huwag niyo kalimutan naman. Oh, bili na kayo nito. Kasi ito ho ang tax accounting entries. Hindi ho kayo mabobobo rito o hihiwalayan. Hindi kayo hiwalayan ng librong to. Alam niyo naman, yung mga CPA, auditors, accountants, pag may tax problem na, unang nawawala yan, hindi niyo mahagilap eh. Huwag niyo kalimutan, magkakaroon din ho kayo nito. At malapit ko na itong i-discuss. Saan ko i-discuss? Yung mga magdo-donate ho, yun ho yung magkakaroon ho ng kopya nito. Padadala ko, walang bayad. Okay! Tapos na ho tayo sa tax amnesty coverage.
Maraming salamat!